Magandang hapon ngayon po araw ng Martes, May 2, 2023, update po muli sa lagay ng ating panahon. Ayon sa PAGASA, patuloy pa rin na minomonitor ang isang low pressure area na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility, huling namataan 490 kilometers east of Davao City. Nakapalob po ito sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakapekto sa Mindanao at Palawan. Sa loob ng 24 oras ay mababa ang tsansa na maging bagyo, ngunit patuloy natin na minomonitor dahil base po sa pinapakita ng iba't ibang weather models, may posibilidad ito na lumakas bilang isang tropical depression o bagyo sa mga susunod na araw. At kapag nagkataon, ipapangalan itong Betty ng PAGASA. Easterlies naman na nakakapekto ngayon sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Wala namang nakataas na yellow warning sa namang baybayin ng ating karagatan, kung kaya malaya pa rin makapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. Ngayong araw, dahil po sa Intertropical Convergence Zone at ng low pressure area, asahan na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Mindanao, Eastern Visayas at Central Visayas. At ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies at localized thunderstorms. Kaya patuloy pa rin na pinag-iingat ang ating mga kababayan sa banta po ng mga pagbaha at landslide, lalo na kapag may malalakas na ulan. At ugaliin na magdala palagi ng payong o kahit anong panangga sa ulan o di kaya naman ay sa init ng araw kapag lalabas po ng ating mga tahanan. At yan po muna ang update sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Muli, patuloy po tayo na mag-iingat at palaging tandaan, God loves you. Stay safe and God bless you.